Itinaas na ng PBOC sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon. Ibig sabihin po niyan, posibleng sumabog ang bulkan. Pinalilikas naman ng PBOC ang mga residenteng nakatira sa 6-kilometer danger zone. Si Katleya Antonio sa detalye. Rise and shine, Katleya. Nakatutok ang lente ng kamera ng netizen si John Goshener sa bahaging ito ng Mount Mayon. Nakapwesto raw siya sa observation deck ng hotel na kanyang tinutuluyan sa Albay. Kitang dumadaosos sa bulkan ang mga bato mula sa bunganga ng bulkan. Sa isa pang video, makikitang lumalakas ang binubugang abo ng bulkan. Tanaw na rin ang pagbuga ng abo. Mula sa Alert Level 2, itinaas na sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon. Ayon sa FEVOX, tumataas ang posibilidad ng hazardous eruption o delikadong pag-aalboro o pagsabog ng bulkan. Titindi ang lava flow at hazardous pyroclastic density currents na makakaapekto mula sa itaas hanggang kalagitnaan ng dalisdis ng bulkan. Sa ilalim ng Alert Level 3, asahan ang posibilidad ng mas matinding explosive activity sa loob ng isang linggo. Sa tala ng FEVOX, aabot na sa halos 300 ang rockfall events o paglaglag ng mga bato. Mas mataas ito kumpara sa 54 rockfall events na naitala mula June 1 hanggang 4 ngayong taon. Utusan ng FEVOX ang paglikas mula sa 6-kilometer radius permanent danger zone o PDZ. Pinapayuhan na rin ng Albay LGU ang mga residente na nakatira malapit sa 6 kilometers at 7 kilometers danger zone ng bulkang Mayon na maghanda sa posibleng preemptive evacuation. Naka-activate na rin ang Emergency Operation Center at evacuation team ng ilang barangay malapit sa bulkan. Nakahanda na rin ang DSWD na magbigay ng agarang tulong sa LGU sakaling sumabog ang bulkang Mayon. Pagtitiyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, patuloy ang kanilang monitoring efforts. Naka-activate na rin ang kanilang quick response team upang i-monitor ang anumang development sa status ng bulkang Mayon. Sa ngayon, mahigit 100,000 family food packs na ang naka-preposition sa Calabarzon at Bicol. Katleya Antonio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.